pagsubok na ang ating pinagdaraanan. Minsan hindi na natin alam kung saan at kung sino ang matatakbuhan. Sa daan ba na patungo sa kaliwa o sa kanan? Hindi natin alam dahil minsan ang mga pangyayari sa buhay ay hindi maintindihan. Ang pagdaan ng mga araw ay sadyang kay tulin. Parang kahapon lang ay kasaya nating lahat. Ngunit para bang sa isang iglap ay bumaliktad ang mundong kinalalagyan. Dahil sa isang di makitang kalaban na ninakaw ang mga matatamis na ngiti sa ating mga labi. Hindi na saya at ligaya ang naninirahan sa mga puso, kundi takot, lungkot, kaba at pag-aalala. Minsan hindi na natin makita ang daan kung paano maging masaya, dahil nasanay na tayo na magtago sa loob ng maskara. Dahil takot ang siyang palaging nadarama, ngunit tanong ko lang ay magpapatalo ka ba? Hahayaan mo bang malunod ang sarili sa lungkot o pipiliin mong labanan ito upang maging ilaw ka sa mundong puno ng kaba at pagdurusa? Magpapasko na pala, may kumakatok sa iyong puso na magbibigay ng tunay na saya. Handa ka bang pagbuksan ito o hahayaan mong makulong pa rin ang sarili sa kagipitan ng mundo? Magpapasko na, kaarawan ng ating Panginoong Hesukristo, na siyang tunay na daan sa kasiyahan at kapatawaran, ang ating nag-iisang daan. Magpapasko na, panahon na kapatid upang magbigayan. Pagbigyan mo ang sarili na maging masaya kahit mga problema ay ginugulo ka. Palayain ang sarili sa kaba, galit at puot na nadarama. Magpatawad upang maging masaya at malaya. Si Jesus, ang daan sa tunay na kasiyahan. Maging masaya ka dahil ayaw niyang maging malungkot ka. Ito ang rason kung bakit siya naparito sa mundo at nagpakatao, upang patawarin ka at bigyan ng saya. Dapat araw-araw nating maalala na kahit marami man tayong pinagdaanan, ay hanapin natin ang kagandahan ng bawat pagsubok na rumarakasan. Araw-araw nating aalahanin na kay Jesus tayo tatakbo, dahil siya ang daan, katotohanan at ang ating buhay. Alalahanin mo palagi ang magpatawad, magmahal at magbigay. Kung nasaktan ka man at iniwanan, ay huwag hayaan ang sariling magapos sa galit at puong. Makakatandaan ang rason kung bakit ipinanganak si Jesus. Ito ay upang magpakamatay siya sa krus, upang patawarin tayong lahat, kaya piliin nating magpatawad at maging masaya sa bawat hamon ng buhay, dahil ang kapalit nito sa huli, walang humpay na ligaya.